abiyente dicta. Di po ba? Talagang, sometimes, it is very tasking on our part. It taxes our minds on child psychology. Dun sa, sometimes it tests our patience. Sometimes, it even confronts us to our own hang-ups. Kaya po dapat, yung tayong mga magulang, ma-reconcile natin yung ating mga sarili bago natin maipamulat talaga sa ating mga anak kung paano ba ang maging isa rin tunay na Kristiyano. Di po ba kasi sa atin, parang magkaiba ang Katoliko at ang Kristiyano kasi pag sinabi natin Christian, born again yan. Pero di po ba dapat, paano bilang mga Katoliko, maging born again tayo? Di po ba? Born again into Christianity, into following the path of Christ. Okay. So, ngayon, no? Ano itong parenthood na tinatawag natin? Parenthood should be, no, a life of thanksgiving. No? It, this should be a kind of spirituality that makes our heart sing. Bakit po? Kasi di po ba, pag yung mga baby pa yung anak natin, bago silang palang, lagi natin naisip na, sana uwian na. Makauwi na ako. Namimiss ko na ang aking anak. Naramdaman ko ba yun? Ako, pag tinitingnan natin, pag habang natutulog sila, natin yung emosyon natin na minsan gusto natin umiyak. No? Kasi ito ang anak natin, ito ang bunga ng pagmamahalan natin mag-asawa. Ng mga asawa natin. Patagal lang yata. Okay. So, yun. Eh kung ang mga anak natin ito, pinagkaloob sa atin ng Diyos. So ngayon, paano kaya natin sila mapapalaking tama? Okay. So, para mas lalo natin itong matindihan, titingnan natin ngayon yung psycho-spiritual growth of a person. Okay? So, meron po tayo, mayroong tatlong stages. Yan. Ito yung dependence period. No? Na kung saan, okay, titingnan po naman natin yung dependence period. Okay? Kasi po itong psycho-spiritual growth, no, it does not necessarily follow a chronological age. It could be na teenager na natin, teenager na yung mga anak natin, pero nandito pa rin sila sa first stage, yung dependence stage. Ano pa nga po ba talaga ito? So, yung dependence stage,